Okay, hello there, Capricorn sign. Welcome to my channel. Yan. Thank you for being here, Capricorn. So, yung reading natin tonight is about your love story on January 2023. Okay, this is a love prediction. Tignan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa January 2023 sa love story ninyong dalawa. Okay, I'm going to pull an Island Time Wellness Oracle card. So, one card. I'm going to pull one card. So, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng Capricorn sign na maka-resonate dito. So, check your placement. Kung hindi kayo naka-resonate sa story na to, check your other placement. Somehow, dun kayo maka-resonate. Or, pwedeng pagtugpi-tugpiin ninyo yung story. Somehow, makakabuo kayo ng one whole story ninyo. Okay? So, hindi lang isa ang papanorin nyo. Hindi lang Capricorn sign ninyo, but also your other placement signs. Okay? So, take note, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila, sila Capricorn. Okay? So, let's start. This is for Capricorn for January 2023 love prediction. For Capricorn, January 2023 love prediction. What is this? Seduction. Okay, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. Woo! Capricorn, parang mahirapan ka dito eh. Yun yung feeling ko. This is not you. This could be your partner, of course. Because hindi ikaw to eh. So, let's see. Let's see the situation for this January 2023 Capricorn. Ano yung situation about this oracle card na nabunot ko? So, titignan natin. Ano yung sitwasyon na to? About this card na nabunot ko. What is the January 2023 for the Capricorn sign? Okay, January 2023 love prediction. So, pasensya na sa mga ingay sa backgrounds. Okay, where are you? January 2023 for the Capricorn sign love prediction. Okay. Ooh. Capricorn. 1, 2, 3, 4 old major arcanas. And they are all young people. Okay. So, young people, I can see. Okay. Knight of Pentacles, Page of Cups, Page of Swords, Knight of Cups. So, somebody here. Capricorn. And might be you are a single person now, Capricorn. Okay, baka ikaw tong single person na to and somebody is like naliligaw sa'yo. Okay, younger one. Okay, na wanted to commit with you. Okay, and this person might be there are two, might be there are three. Okay, one of them is really like willing to offer you this commitment, goes together, pero hindi mo pa nakikita yung ano, hindi mo pa nakikita yung like totally na action from this person. This person is just like offering you a commitment or a love, okay? And nandun sa point that nakikita ko dito na dahil still gathering some ideas about
maganda bang pasukan na itong relasyon na to with this person or no. So I can see that somebody is spying on you, somebody is like gathering some information about you, parang nagpaparamdam naman siya sa'yo. So this January 2023 pwedeng may magpaparamdam sa'yo, okay? Somebody wanted to flirt with you, somebody is dating, wanted to date you, somebody like there is some hooking up na mangyayari, like temptation, but take care about the third party interference. Might be take care, okay? So you need to gather more information about this person, whether magiging third party ka dito or magkakaroon kayo ng third party problem with this person, okay? So nakikita ko dito that this person is really like offering you a love, okay? Pero feeling ko din dito sa person na to, hindi siya that much na long time single. Feeling ko parang bago pa lang siya na lumabas sa isang relasyon. Yun yung nararamdaman ko sa kanya. Okay, you might be dealing, ayun na. Sabi ko nga, you might be dealing here with a Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces. Ay, Capricorn, Virgo, Taurus. Cancer, Scorpio, Pisces, or Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus sign. So, check the placement. So, tingnan natin kung ano ang intention. Ano yung intention niya sa'yo? Okay, whether it's just flirting, dating, okay, having this attraction, or there is still someone or something else. Okay, whether just seduction or something else pa. Okay, ano talaga yung totoong hangarin niya sa'yo? Capricorn sign. Okay, let's see. Mm-hmm. So, is that so? So, Capricorn sign, this person is like, yung intention niya sa'yo is really willing to move forward towards with you. Pero, nakikita ko dito, gusto niya yung bonding ninyong dalawa. So, yun yung pwedeng magiging, situation ninyong dalawa. Okay, yun yung pwedeng magiging intention ng person mo sa'yo. Yung bonding ninyong dalawa, okay, the flirting na nangyayari dito. So just take care of this person, that this person could break your heart, okay, kung by this January 2023 kung meron kang encounter na person, someone na a bit of like young person or like 20 to 35 years old na person that is nandiligaw sa'yo, pumasok sa buhay mo, just really make sure to gather more information about this person. Kasi by me, this person is galing lang siya sa heart, sa hiwalayan, and nakilala ka niya, just wanted to flirt with you, just wanted to date with you, to hook up with you, wanted to have enjoyment, celebration with you. Pero somehow, matatrap ka sa sitwasyon, pag mahuhulog ka sa kanya, because you are a Capricorn, you are someone not to play with, okay? Hindi, ayaw mo ng laro-laro, hindi mo yun gusto eh. So, if ever na mahuhulog ka sa kanya, then somehow this person will going to break your heart. Now, mahihirapan ka lumabas sa sitwasyon, lalo na pag ma-inlove ka talaga sa person na to. So, para sa akin dito na willing siya to move forward, to offer you really a like relationship, okay? Pero nga sabi ko, take care, might be na baka somehow
dito magbabago ang lahat ng ang pagiging single mo. So, yung person kasi na to, nandun siya sa point of, gusto niya tignan, gusto niya itry. Hindi ibig sabihin na nung first na nagkita kayo or first na nag-meet kayo is seryoso na siya and mahal ka na niya. So, hindi pa ganun. Somehow, meron pang pagka flirting, seduction, okay, hooking up, attraction, something ganun pa lang na thing. Pero hindi totally na nung nakilala ka niya, gusto ka na niya talaga makasama habang buhay, not on that way. Pero nandun siya sa point of gusto niya tignan, gusto niya itry kung magwo-work yung situation ng ganun. Kaya gusto niya din pumasok sa buhay mo. Just take care lang kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? So tignan natin kung ano yung magiging feelings mo pag dumating itong person na to sa buhay mo. Okay, this January 2023. Okay, tingnan natin kung ano yung magiging feelings mo dito. Tingnan natin kung ano yung magiging feelings mo for this January 2023. See, I told you. Magiging seryoso ka talaga dito sa person na to. Okay, yung feeling mo dito sa person na to, pag dumating to sa buhay mo, makakaramdam ka na ito na. Ito na yung taong gusto kong makasama habang buhay. Okay, so yun yung mararamdaman mo. That this person will going to give me the happiness and fulfillment sa buhay mo. Na ito na yung tao na makakasama ko towards goals, to my plans, towards success. Okay? Kasi Capricorn are more on success, pushing yourself towards success. Yun yung importante sa inyo. You are pentacles, you are earth signs. So yun yung mostly na importante sa inyo. Hindi talaga laro. Okay, so yung makaka-feel ka dito, like, ito na siya. Okay, ito na yung makakatulong sa akin towards success. Okay, but then, through your relationship, just take care na kasi baka nga, meron pa siyang tinatago sa'yo, nakakagaling niya pa lang ng breakup, or meron siyang past na hindi pa siya ganun ka pumasok sa buhay mo na seryoso as what you feel sa person na to. So, pwedeng meron pa siyang tinatago talaga sa'yo, a past person, a past relationship. So, just take care because this person is like being somehow idealistic, somehow wise, somehow being like showing you a maturity. Pero pala yun, meron pa siyang tinatago sa'yo because this person just wanted to see you, to test you kung pwede bang maging kayo talaga, na pwede bang ikaw yung babae na or balalaki na papalit sa kanyang nawala ng pagmamahal lately, previously. Yan. Okay, so yun, tingnan natin kung ano yung tinatago talaga ng person na to. Ay, ano ba yung tinatago ng person na to? Ano yung tinatago ng person na to sa'yo? Ano yung pwedeng itago niya for January 2023? Come on. Babae? Or lalaki? Pwedeng babae, pwedeng lalaki to. So, ito yung mga hidden niya sa'yo eh. Somehow, ito yung mga hindi niya sinasabi sa'yo.
Pero actually magkakaroon din to ng clarity. Magkakaroon din to ng clarity sa iyo. Might be feeling ko yung tinatago niya dito. Yung this person is still on a healing process from the past relationship, from the past person. And ito yung parang hindi niya tinatago sa iyo, because itong kasi itong person na to, nandun siya sa point of waiting for the enlightenment of his or her life, waiting na na mawawala na talaga yung pagmamahal niya doon. Siguro nung pumasok ka sa buhay niya, nung nakilala ka niya something, nakaka-feel na siya na baka pwede ikaw yung dahilan na pwedeng para makalimutan niya yung isa. Okay, so somehow ito yung nakikita ko. Pero this is somehow also na pwedeng masasaktan ka dito kung hindi siya talaga aalis sa buhay ng person na to. Kung hindi, kung pwedeng magkabalikan pa ba sila. Kasi nakikita ko, hiwalay na sila nito. Hiwalay na sila ng person na yun. Pero andun pa siya sa point of resting his or herself. Like having this healing process, or andun siya sa point of, like nandun pa siya sa point na parang ano ba, nagpapahinga pa siya, hindi pa siya talaga okay through that, kasi gumugulo pa to sa isipan niya. Somehow hindi niya pa, paminsan sa gabi hindi pa siya nakakatulog about the separation na meron sa kanila, kasi umalis naman siya sa sitwasyon, hindi niya ginusto, labag sa loob niya, parang umalis lang siya para wala lang gulo, na parang sige na lang, break na lang tayo. So mahal niya yung person na yon. So yun yung tinatago niya, yun yung pwedeng tinatago niya sa iyo. And on your part, nakita niya sa iyo na pwedeng na nagkaroon kayo ng flirting na nangyari, dating hook up, like bonding together, and pwedeng ang yung nang nakita ko dito yung third party interference, so pwedeng magiging third party ka sa sitwasyon ng between the two person. So yun, at least this is already a guide for you sa mga merong darating ngayong 2023 or January 2023. So, tignan natin kung ano yung pwedeng maging outcome nito. Sa ano yung pwedeng maging outcome nito? Ouch, this is pain. Nakikita ko dito for the outcome. Dahil nga hindi pa naka-move on, dahil nga very fresh pa yung breakup ng person na yon, then nagkaroon kayo ng flirting together, is like itong person na to makakapag-decide pa din to na bumalik towards the commitment na meron siya sa person na to. So, babalik pa din siya dito eh. Kasi hindi siya makatulog sa gabi. Gugulo pa din ito. So, might be you are going to have some fights together. Kung, maybe merong magkakaroon kayo ng fights na pinaasa mo lang ako, niloko mo lang ako. Then, that's suddenly they were going to have a, like, tiredness sa fight, and one of you will going to give up. Might be this person will going to give up on a relationship, on your relationship. Kasi, dun siya sa point sana na meron pa talaga siyang minamahal. Andun siya sa point na sana gusto niyang somehow mag-work yung sa inyo, kasi gusto niya tignan eh. Gusto niya tignan kung yung flirting, dating ninyong dalawa, yung mga seduction ninyong dalawa, pwedeng mag-work out into a serious relationship. Pero kung hindi, makakapag-isip pa din siya na balikan yung recent relationship niya, which is sobrang okay sila noon. Sobrang nagmamahalan talaga sila noon. So,
So, ang advice ko dito is if you are in this kind of situation already by January 2023, if nakakaramdam ka na yung person na to is like giving you some happiness and fulfillment, and kailangan mo lang talaga dito din na maging open sa person na to, and also your person din na maging open sa sitwasyon ninyo, para alam niyo kung dalawa na this is not already flirting, this is not already dating, something na meron na tayong pwede na tayong mag-level up, ano ba, or mag-i-stay lang ba tayo dito sa seduction na to, sa flirting na thing, na dating or what, para at least ikaw din makapag-prepare ka din sa sarili mo na wala kang aasahin na kahit ano, kasi pwedeng umasa ka dito eh. So yon, that is my reading for you, Capricorn. Thank you and God bless.